Marami tayo mga kinatatakutan na di kapani-paniwala, isa na rito ang multo. Nakakita ka na ba ang multo? Pakinggan ba parang multo ang pagkakita nila kay Jesus? Pakinggan natin ang sinasabi ng Ebanghelyo ni San Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka, patawid sa Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa bangka, at sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka, at pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Bakit takot tayo sa multo, gayong di pa naman tayo nakakita nito? Sa ating buhay ngayon, maraming anyo ang multo. Maaaring ito ay pagdurusa o karamdaman, masakit na karanasan, kahirapan, kalungkutan, mga kalamidad, o pati kamatayan. Sa lahat ng ito, inaanyayahan tayo ni Jesus na huwag matakot dahil siya ay nasa ating tabi at laging natin siyang kasama. Kung tutuusin, maging siya noong nandito pa siya sa lupa ay palaging nasa bingit ng pagbabanta. Alam niya ang lahat ng pinagdaraanan natin. Ano ang ikababalisa natin? Ano ang ikinakatakot natin? Bakit hindi tayo sumunod sa paanyaya niya na lumapit sa kanya? Kapatid, huwag kang matakot. Humawa ka lamang ng mahigpit sa kanyang mga kamay. Nasa kanya ang kapanginahan at kailanman di niya pababayaan. Panginoon, takot kami sa maraming anyo ng multo ng buhay. Higpitan mo po ang hawak sa aming mga kamay. Hayaan mong kumapit kami sa iyo upang masagip kami sa aming mga takot sa buhay. Huwag mo po kaming hayaang malunod sa mundong makasalanan. Mapagtagumpayanawa namin ang kasamaan at makasunod sa iyong kagustuhan sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen.